Love is one of the most wonderful things ever. Pinakauso, pinakanararamdaman ng marami, pero also sometimes the least understood of all. Ang pag-aaral po natin, the wonders of love. Ano ang mga hiwaga, mga kababalaghan at mga magagandang bagay tungkol sa pag-ibig. Salamat po Diyos dahil kayo ay Diyos ng pag-ibig. At tulungan mo kami Panginoon na maunawa ito ng higit pa para lalo naming maramdaman, maipadama, ma-enjoy at lalo namin kayo Panginoon na madakila because you are God of love. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, palakasin niyo po ang aming katawan, ang aming isip, ang aming loob. At nawa Panginoon, dumagdag pa sa aming dati nang alam ang ituturo niyo sa amin ngayon. Enable us to have a deeper, wider, higher understanding of love because you are love. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. Romans 3:23 says, all of us and all of us have sinned and fallen short of God's glory. And Romans 3:10 says, as it is written, there is no one righteous, not even one. And Ezekiel 18:20, the one who sins is the one who will die. So everybody is a sinner, but sinners die. Sin, death, separates people from God. Yung death could mean physical, it could mean spiritual, but both forms of death mean separation. Kaya tayo nalulungkot pag may namamatay because there is separation. But eternal and spiritual death means separation from God. Now, what is the relevance of God's love to death and to separation? The wonders of God's love, number one, is God's love saves. Love offers salvation. Love makes salvation possible. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So sa verse na ito, nakita natin ang solusyon ng Diyos sa separation. God is holy, therefore those who sin, who are not holy, cannot have fellowship with God. There can be no unity, no oneness, no companionship with God when people sin. But God loves. And because God loves people to be with Him. But how can sinners be with God who is holy? Because sin separates the holy from the sinner. At ito ang solusyon, that God gave His only Son, that whoever will believe in Him will become holy. Sin will be forgiven. The holiness of Jesus will be given to the believer. Therefore, the believer becomes holy, and therefore, there is no more need to die. God's love offers salvation from sin, and God's love makes salvation from sin available in and through Jesus. That's why Jesus is Lord of love. Magandang mapag-connect-connecta natin sa ating isip at manawaan ng lubos at malalim ang kahulugan ng lahat ng ito. Na ang tao ay mahal ng Diyos, pero hindi pwedeng makipagniig, makipag-isa ang Diyos sa makasalanan. So ang ginawa niya sa kanyang pagmamahal ay pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus, na sa pamamagitan ni Jesus ang mananalig sa kanya ay magiging banal, therefore na-solve ang problem. People who believe in Jesus become legally holy, though actually are not. Sa totoong buhay, sa pang-araw-araw na buhay, walang banal. Kahit pa na born again ka na, kahit tumanggap ka na kay Jesus, araw-araw nagkakasala ka pa rin. Pero sa tingin ng langit, hinding-hindi ka na nagkakasala pang muli kasi yun nga ang binayaran ni Jesus. Binayaran ni Jesus yung kasalanang nagawa na ginagawa at gagawin pa. Ang langing takot ng iba sa teaching na yan ay baka daw abusuhin ng iba. No. No person who truly receives the love and forgiveness of God will ever use that love as a license to deliberately live in sin. That is impossible. Kaya huwag tayong sobrang mag-alala, ma-underestimate natin ang power ng Holy Spirit to convict at yun ding conviction ng mga tao to live a righteous life. Kaya ang iba ayaw nila nagtuturo ng salvation which is eternal because they're afraid that it might be abused.
Huwag nating i-underestimate ang pananalig ng tao, katapatan ng tao, at ang power ng Holy Spirit to convict. Love is so wonderful that it makes us sinners holy in the eyes of God. Parang yung mga magulang, kumisan makikita mo, sobrang mali na nga yung anak, pero naiunawaan pa niya, di na justify pa. Eh kasi yung anak ko na yan, nung maliit yan eh, nauntog yan eh, kaya nagkaganyan. May mga justification. Yung anak ko kasi na yan, medyo napabayaan ko nung maliit ako, hindi ko naalagaan, kaya naging ganyan. Kahit ang daming ginagawang mali ngayon, ayaw sa sinyong anak. Tao pa tayo, at pag-ibig lang ng tao, sa anak ng tao yon, ano pa yung pag-ibig ng Diyos? Through Jesus, that can justify sinners. At hindi naman naging libre, may bayad. Ang nagbayad ay ang anak ng Panginoong natin sa langit, si Jesus mismo. That's why that alone makes love very wonderful. Napapaganda ng pag-ibig yung hindi maganda. Napapalinis yung hindi malinis. That's why sa tingin ng Diyos, ang mga tumanggap kay Jesus ay malinis, banal. Not because we really are, but because the love of Jesus makes us holy and acceptable to God. Another wonder of love is that love identifies God's children. Maraming mga pagtatangka ang mga tao sa buong panahon kung paano maipapakilala nila na sila'y maka-Diyos. May mga dinadaan yan sa diet, kung anong kinakain nila at hindi. May dinadaan yan sa anong isinusuot at hindi. Yung iba, dinadaan pa nga nila kung anong version ng Bible ang ginagamit nila. May dinadaan yan sa kung anong uri ng bautismo ang pinapractice nila, etc., etc. But 1 John 4:7 and 8 says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." Para dito sa 1 John 4:7 and 8, ang tunay na pagkakakilanlan ng anak ng Diyos ay kung siya ay marunong magmahal. Hindi sinabi na dapat member siya ng ganitong religion para masabing siya ay anak ng Diyos. Hindi sinabing dapat ganito ang kanyang congregation, ganito ang kanyang religious practice. Sinabi niya, sino mang marunong umibig ay nakakakilala sa Diyos. You see, love transcends even religious identity. Dapag ang tao ay maibigin, anuman ang relihiyon niya, ibig sabihin, nag-ahari ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ang tao hindi maibigin, anuman ang relihiyon niyang ipinagmamalaki, sinabi dito, no, hindi ka anak ng Diyos. Whoever does not love does not know God. No matter your religious membership. So ang tunay na pagkakakilanlan, kung ang tao ay anak ng Diyos, nakakakilala sa Diyos, pinag-aharian ng Diyos, ay kung siya'y maibigin. At siyempre, kakambal ng pagiging maibigin yung maawain. Pag di ka maawain, malupit ang puso mo. Natutuwa ka pag may nagdurusa, lalo ang nagdurusa ay sa tingin mo makasalanan. Sasabihin mo, dapat nga, buti nga sa kanya kasi makasalanan siya. Yan ang palo sa kanya ng Diyos. Yung may lihim kang tuwa, magduda ka kung anak ka ng Diyos. Hindi kailangan pagdudahan na relihiyoso ka. Surely religious ka, pero anak ka ba ng Diyos? Basahin muli natin ang 1 John 4:7 and 8. Kasi ito pa lang, pamantayan na. Let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God. Diba? Kailangan, you must be born again. Pinagtuturo natin yan, John 3:3. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So akala natin, yung pagiging born again, yung mananalangin ka, hihingi ka ng tawad sa kasalanan mo, tatanggapin mo si Jesus. Yes, it is a way, a method to be born again. But John, 1 John 4:7 and 8 tells us that he who loves has been born of God. Yung umiibig, maibigin, maawain, matulungin, born again yun. Kahit hindi technically ginawa niya yung religious formula,
Kahit hindi siya umattend ng religious rally, hindi siya umattend ng evangelism class, maibigin siya, that person is born of God. And that person knows God. Not necessarily that that person is religious. It is not necessary that that person knows all the necessary verses, because love is the best verse. Sabi niya, those that love know God. Whoever does not love does not know God. Sorry na lang, kung hindi ka maibigin, kahit anong rank mo sa religion, kahit gano'ng katagal ka na, kahit daming verses mong alam, sinasabi ng verses na ito, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay maibigin. At ang tunay na maibigin ay kilala ng Diyos. Yun ang mas importante. Nakilala ka ng Diyos na anak ka niya. Sabi niya, why? Because God is love. Hindi sinabing God is religion. God is diet. God is baptism. Sabi, God is love. Love also identifies Jesus' true followers. John 13:35, sabi ni Jesus, if you love each other, everyone will know that you are my disciples. Dapat pag may sabing, alam mo, nagmamahalan niya mga yan. Ay, born again nga. Ay, they really know God. Maka-Diyos nga. Follower nga ni Jesus. Dahil yun ang ID ng mga follower ni Jesus. Hindi haba ng buhok, hindi haba ng laylayan ng damit, ang ID ng mga follower ni Jesus, pag-ibig. Not religious membership, not looks, not even activities. In other words, love confirms salvation. Merong mga nagtatanong, paano ko ba mapapatunayan na na-born again na nga ako? Na na-save na nga ako? Maibigin ka na ba? Yung bang dating hindi mo maibig ay natututunan mo na unti-unti, kahit unti-unti, pero dapat may asenso na namamahal. Ang pagmamahal ay hindi laging emotion. When you are committed to somebody's well-being, hindi kailangan maging emotional involved ka sa kanya. Ibig sabihin, mahal mo siya. Dahil gusto mo yung makakabuti para sa kanya. Love shows the extent of salvation. Love shows how much one is forgiven. Love shows how much one experiences the love of God. Mas nakadama ng pag-ibig ng Diyos, mas nakakapagpadama ng pag-ibig sa kapwa. Lack of love does not mean incomplete salvation. Kasi kung minsan may mga, sabi nila, saved ako, tumanggap na ako kay Jesus, pero kulang na kulang pa rin sa pag-ibig, it could only mean the extent of incompleteness of experiencing God's love. Therefore, it's also the extent of incompleteness to love others. Hindi pa lang niya lubos na hinahayaan ang Espiritu ng Diyos na maghari sa kanyang buhay para siya maging maibigin. Minsan, may mga bagong-bagong nakakakilala sa Panginoon in honeymoon period with the Lord. Very loving, very nice, very good. Pero later on, tumitigas uli ang puso. Nagiging makasarili na naman. That's why we have to renew our commitment to God day by day. Hindi pwedeng week by week, month by month, year by year. Kailangan kada araw. Sinasariwa mo kung sino ka, ano ang relasyon mo sa Diyos, parang nagahari sa ating buhay ay pag-ibig. Pagmamahal. Kasi ang tao nagmamahal, merong ibang ligaya, merong ibang sigla, merong ibang lakas. At itong pagmamahal natin sa Diyos, na pinakamabuting maipakita sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa-tao, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng iba yung lakas na spiritual. Kaya nga kung minsan, yung mas malinaw na galing sa makasalanang buhay, yung mas malalim ang pinaghugutan na dilim, yun ang nagiging mas maibigin sa Diyos at sa kapwa pag nakakilala na sa Panginoon. Kasi yung mga hindi masyadong obvious na nagkasala, may natitira pang self-righteousness sa kanila eh. Sasabihin na, hindi naman malaki ang naging kasalanan ko. Hindi naman ako talagang katulad ng iba dyan, na ang laki-laki ng kasalanan. Ang nagiging bunga tuloy, may natitirang yabang sa katawan at hindi lubos na nagiging maibigin
Kasi iniisip, wala naman ako masyadong utang sa Diyos o utang sa humanity. Kaya yung babaeng sobrang obvious na makasalanan nung nakaraap naman ng pagpapatawad ng Diyos, lalong naging obvious ang pagmamahal niya kay Jesus, undoubtedly sa kanyang kapwa. Kaya ang sabi ni Jesus sa Luke 7:47, "So I tell you that all her sins are forgiven. And that is why she has shown great love. But anyone who has been forgiven for only a little will show only a little love." Itong babae kasing ito, binasag niya ang napakamahal niyang pabango. Meron kasi mga alabaster jars nung araw na para matanggal mo yung laman na pabango sa loob, kailangan mong basagin. Wala namang roskas. Wala namang tapon na pang sara. So pag bubuksan mo na siya, ubusin mo na dahil binuksan mo na yung lalagyan. At ito ang binasag niya para ibuhos sa Panginoon yung pabango. Ang mahal-mahal, ang bango-bangong halimuyak. At nagtataka yung mga tao, sabi nila, kung talagang propeta tong Jesus na to, dapat alam niyang masamang babae itong humihipo sa kanya, iiyak-iyak dito, nagmiminisa sa kanya. At sabi ni Lord, bakit niyo tinitingnan? Kaya ganyan siyang magmahal sa akin. Sobra siyang makasalanan. Ang laki ng patawad na tinanggap niya, kaya ganun din siya kalaki na magmahal. Eh kayo, inaakala nyo, hindi naman kayo masyadong makasalanan. Kaya heto, dumating ako dito na hindi nyo ako binigyan ng tubig pang hugas ang paa ko. Hindi nyo na ako binigyan kahit mumurahing pabango to anoint me. Hindi nyo ako pinapansin dito. Dahil iniisip nyo, hindi nyo naman obligasyon yon kasi hindi naman kayo makasalanan. At yun kung minsan ang disadvantage sa mga kasalanan ay tago, lihim, o hindi obvious na kasalanan, pero kasalanan pa rin, ang pakiramdam nila sa sarili nila, they are better than others. And because they feel that way, they act in a superior way, they do not serve very well, so they don't appreciate God's love as much as those who know that they have been forgiven in a big way. Kaya sabi niya, kung talagang ramdam mo na napatawad ka sa malaking paraan, malaki ka rin umibig. Malaki din ang pag-ibig mo. At nagbabasag ka ng mamahaling pabango para i-offer, hindi yung kung ano na lang, pwede na. Pagka kasi iniisip ng tao, hindi siya masyadong makasalanan, ang pakiramdam niya, hindi niya masyadong kailangan ng pagpapatawad at hindi niya kailangan masyadong mag-make up at magbayad-bayad sa kanyang mga kasalanan. The amount of forgiveness is not determined by God's capacity or willingness to forgive, because God loves to forgive completely. Kung ang natatanggap nating pagpapatawad ay hindi nalilimitahan ang kakayahan ng Diyos dahil kayang-kaya naman niya at gusto pa niya na magpatawad ng ganap, bakit merong hindi masyadong ganap ang natatanggap na kapatawaran o yung assurance ng kapatawaran o yung pag-ibig na kasama sa pagpapatawad ng Diyos? Kasi nalilimitahan ngayon ng kanyang pananalig sa sarili. The love we receive from God is not limited by God's capacity to give. It is limited by our capacity to receive. Konti ang natatanggap mo kasi maliit lang ang lalagyan na nakasahod. Pero kung malaki ang ilalagay mo doon na lalagyan, kayang-kaya pa rin punuin ng Diyos yun kasi kaya niyang punuin ang lahat. Gaano kaganap ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan? Psalm 103 verse 12, "How far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west." At gaano halayo ang silangan sa kanluran o yung dulo ng silangan sa dulo ng kanluran. Whatever that means to every generation, it only means one thing. Ang layo, 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 layo noon. Hindi yun pwedeng magkadikit o magkalapit. At ganun daw kalayo, inilayo ng Diyos sa atin ang ating kasalanan nung tayo'y pinatawad. Kaya pandaraya ng kaaway, pagka ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, nagsisi ka na, humingi ka na ng tawad, tapos inuusig ka pa rin ang budhi mo pagkatapos. Hindi mo natanggap ng buong-buo yung benefit ng pagpapatawad.
although tinanggap mo yung buong pagpapatawad. Pero siguro may duda ka pa sa iyong isip, may nagbibigay sa'yo ng duda, kaya tuloy hindi mo na-enjoy yung full benefit of your membership in God's family, though you are already a full member because you have been forgiven. Kaya ang unang pandaraya ng kaaway sa atin ay tigasan ang ating puso, takpan ang ating mata at tenga, ilayo tayong makarinig ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. At kung hindi napigil ng kaaway na mangyari yon, ang susunod niyang gagawin ay babawasan niya, pipigilan niya na lubos nating maunawa anong ibig sabihin ng mapatawad. Babawasan niya ang ating peace of mind, dadagdagan niya ating guilt feelings, bibigyan tayo ng mga duda tungkol sa ating salvation, kasi kung hindi niya maaagaw yung salvation sa atin, aagawin niya yung joy of salvation. Why? Because the devil comes only to steal, kill, and destroy. Ang magagandang bagay na gusto ibigay sa atin ng Panginoon ay pipilitin ng diablong papangitin, sirain, or at least bawasan. Habang maibigin ka ngayon, ang nagiging psychological effect nun sa'yo, mas nararamdaman mo na anak ka ng Diyos. Pero pagka ang pinairal mo, yung hindi mo maibigin aside, dun ka papasukin ng kaaway para bigyan ka ng duda kung saved ka nga o kung blessed ka nga. Dun ka papasukan ng mga duda, dun ka papasukan ng mga fears, mga insecurities. Kaya sabi sa Bible, do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng matutungtungan kahit kapraso dahil tutungtong siya doon at kakapit. At pag hindi ka maibigin, alam niyo sa puso ng tao, merong maibigin na side at merong hindi maibigin na side? Pag ang sinunod mo yung hindi mo maibigin na side, doon ka nagpapapasok kay Satan ng mga influences niya. Kaya yung mga hindi maibigin, mas maraming multo sa buhay yan eh. Mas maraming fears. Mas maraming selfishness. Kahit naman sila gano'ng ka-selfish, hindi pa rin sila masatisfy sa selfishness nila, palala lang ng palala. That's why, do not give the devil a foothold. And one of the best ways to not give the devil a foothold is to exercise love instead of hate. To be loving instead of unloving. Kasi pwede mong pagpilian, kapatid, at any day, any moment, kung alin sa yung dalawang mukha ang hiharap mo sa tao, yung maibigin o yung hindi. But when you show them your loving face, and when you extend to them your loving arm instead of your punishing arm and hands, when you give them your love instead of your hatred, when you give them your understanding and forgiveness instead of judgment, inuubusan mo ng space si Satan sa iyong puso. Nilalakihan mo yung space for Jesus. At ang resulta nun, mararamdaman mo sa iyong personal life. Mas payapa, mas tahimik, mas nagtitiwala, mas masaya. The amount of forgiveness that we receive is determined by how much people confess and surrender to God. So kung pinagtatapat mo, ang hinihingi mo ng tawad ay ito lang, yun lang ang mararamdaman mo na napapatawad. Kaya dapat kompleto eh. Magsusuko ka sa Diyos buo. A one-half Christian is a one-whole lie. It is a one-whole nonsense. Kailangan buo. Kaya ang gusto ng Lord, langing buo. Sabi niya, huwag niyong asahan na kung nagdadalawang loob kayo, hati ang loob niyo. Para kayong isang dumi lang na sinisiklot-siklot ng alon, kung saan kayo hipa ng hangin, doon kayo pupunta. Kung nagdadalawang loob kayo at hati kayo, huwag niyong asahan na mapagpapala kayo ng Diyos. Ang gusto niya, buo. Buuin. At sapagkat hindi tayo perfect, siguro hindi mo laging 100% maibibigay, pero kung 99, 95, 97, bibilangin na yun as buo. Kesa 2, 3, 30, 24, sobrang daming kulang nun. Kaya magmamahal lang tayo, sige na, magmahal ka na. Maglilingkod ka, yung best mo. You're going to give your best. Give your alabaster jar of perfume. Hindi yung kung ano-ano lang. Kasi dapat buo. At yung buo lang ang paglapit sa Diyos ang makakatanggap din ng buong pagpapala. Hindi kapra-kapraso, hindi punit-punit, hindi pilas-pilas, hindi kakaunti. Another wonder of love is that love erases sin. Nabubura
ang kasalanan. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. The contemporary English version says, love wipes away many sins. But the wonder of this verse is in its Greek original, not in its English translations. Kasi yung Greek rendering of 1 Peter 4:8, parehong pwedeng basahin mo na pag may pag-ibig, nabubura ang mga kasalanan ng nagpatawad at kasalanan ng pinatawad. Pwede mong basahin both ways. Kaya sa English, hindi mo, ang tanong mo, kung ikaw ay masuriin mag-aral, okay, love covers over a multitude of sins. Whose sins are covered? Sin ba nung pinatawad at minahal? O sin nung nagmahal at nagpatawad? But the Greek rendition could be read both ways. Therefore, that was the intention of the Spirit when the verses were written in Greek. That when you love, your love erases the sin of the object of your love, but it also erases yours. Parehong nakikinabang yung pinapatawad at nagpapatawad, yung umiibig at iniibig. Kaya inuutos sa atin, forgive one another. Because if you do not forgive others, God also won't forgive you. Because if your love or lack of it will not erase other people's sins, there's also no love that will erase your own sin. Kaya napakalaking benepisyo na magmahal. Huwag kang magkwenta. Huwag mo sabihing nalugi ako sa pagmamahal sa'yo. Nalugi ako sa pagpapatawad sa'yo. Nalugi ako sa paggawa sa'yo ng mabuti. No, dahil sa iyong pag-ibig, siya at ikaw na umibig ay parehong nakikinabang. Pero siyempre, kung tayo naman yung tumatanggap ng pag-ibig ng kapwa, lalo pagpapatawad ng kapwa, mainam na kahit siya may premyo na sa Diyos, eh meron pa rin siyang premyo galing sa atin na napatawad at tumanggap ng kanyang pag-ibig. Huwag natin sasabihin, oh, dahil minahal mo ako, tinulungan mo ako, Diyos na ang bahala sa'yo. Dapat, gagawa tayo ng paraan na tayo man magsukli. Pero kung ikaw yung nagbigay tapos hindi ka nasukli anong tao, ibukas mo ang mata mo sa ibinigay sa'yo ng Diyos dahil pati ang iyong mga kasalanan ay nabubura pag nagpapatawad ka at bumubura ng kasalanan ng iba. God's love in and through Jesus covers over and wipes away people's sins. Love for one another covers over and wipes away other people's sins and one's own sins. Ano ang napakalinaw na moral lesson niyan agad, mga kapatid? If you can't be sinless, love all the more. Kung hindi ka makapamuhay ng walang kasalanan, nagkakaroon ka pa rin ng mga kasalanan, anong ipambubura mo doon? Pag-ibig sa kapwa. Pagmamahal. Kaya mas marami kang hindi malampasan pang kasalanan, hindi mapagtagumpayan, mas sikapin mo maging maibigin. Patawad sa kapwa. Kasi sa pagbubura mo ng kasalanan nila dahil minamahal mo sila, pati ang sa'yo nabubura. Baligtarin rin yung mga kapatid. Kung hindi kayo marunong magpatawad, ano nangyayari sa mga kasalanan nyo? Di rin napapatawad. Pag hindi kayo marunong magbura ng utang ng iba, ang utang nyo rin hindi nabubura. Kaya sa Matthew chapter 6, ang linaw ng sinabi sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive those who sin against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung nagpapatawad kami ng kalahati lang, Lord, di kalahati lang din ang kasalanan ko ang patawarin nyo. Kung di po ako nagpapatawad, di huwag nyo akong patawarin. Pero Lord, nagpapatawad po ako, kaya patawarin nyo na rin ang mga kasalanan ko. Yang pag-ibig, mas kailangan yan ng mga hindi makapagtagumpay sa mga kasalanan. Kasi kailangan may mambura ng ating mga kasalanan. And it is love for others that will do that.
Matthew 22:37-39. Nung tinanong si Jesus kung anong pinakamahalaga sa lahat, sa mga utos, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is love others as much as you love yourself. Ang totoo, yung Ten Commandments, pwedeng hatiin sa dalawa. Yung mga naunang commandments only means love God. Yung you shall not call upon the name of the Lord your God in vain, yung you shall have no other gods before me, etc., etc. It means love God. At yung mga do not steal, do not commit adultery, do not covet, do not kill, lahat yon love others. Kaya pag mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang iyong kapwa, technically, sinusunod mo yung buong commandment. So, huwag kang mapako sa mga detalye ng mga commandments at mga religious laws. Ang mahalaga ito, maibigin ka. At pag maibigin ka, mapansin mo man o hindi, natutupad mo, nasusunod mo ang kautosan. Kasi ang kautosan, nakakalito sa mga detalye. Pero ang ibig sabihin lang, maging maibigin ka. Tulad ng, bakit ang mga babae sa Corinth ay inuutosang magbelo? Kasi ang lalalim ng mga damit nila, yung mga dibdib, yung mga likod, nakakaakit sa mga lalaki sa worship na nakatingin na sa batok nila, tinititigan na yung mga buhok nilang umaakit sa batok nila patungo sa likod ng tenga nila, na wala na sa pag-worship ang mata ng lalaki. Kaya maibigin ka, magbelo ka para di ka titigan at nang walang tukso. So, maibigin. Pag sinabing huwag kang kumain ito dahil may na-offend, kasi na-offend sila, huwag na lang sila ma-offend. O sige, hindi ko na lang kakainin, maibigin ka nun. Yung sinabing, you shall not covet what is not yours, pag-ibig sa kapwa, kanya yun eh, bakit mo pag-iinteresan? You shall not steal. You shall not commit adultery. Because when you commit adultery, una, hindi mo minamahal ang asawa mo. Pangalawa, hindi mo minamahal yung kapartner mo in crime kasi nagkakasala rin siya. At kung siya may asawa rin, hindi mo minamahal yung asawa niya, inaagawan mo. Kung may mga anak siya, inaagawan mo ng tatay itong mga anak na ito, napunta na sa'yo yung tatay nila. At kung may mga anak ka na malalayo ang loob o ma-offend o mapapabayaan dahil sa iyong pangangalo niya, hindi mo rin minamahal ang mga anak mo. So lahat ng mga utos actually tungkol sa pag-ibig. Ang problema, yung mga iba sobrang naging legalista at relihiyoso. Masunod lang yung mga detalye ng utos kahit hindi na sila maging maibigin. Nabaligtad. Pagka sinabing batuhin niyo ang mga babaeng nangangalo niya hanggang mamatay, anong pag-ibig doon? Because it is meant to be a deterrent. Para matakot ang mga tao, mga lunya, huwag silang mag-agaw ng asawa ng may asawa, maging tapat sila sa kanilang mga asawa. Pero hindi rin naman nag-work, wala rin takot yung mga tao, nababato lang, namamatay lang, nagkakasala lang tuloy yung mga bumabato dahil nagiging malupit sila, pero tuloy pa rin naman ang pangangalo niya. Kaya ang sinabi ni Lord, okay, anong pinakamahalagang commandment? Huwag nyo nang isipin yung mga detalye kasi nalilito kayo eh. Sometimes sa pagsunod nyo sa detail, doon kayo nagiging unloving. Kaya ibinalik ni Lord, ito ang commandment, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and love your neighbor as yourself. Huwag kayong magpalito sa interpretation yan. Pag hindi loving, hindi na yan ang law of God. Pag sa pagsunod sa religious regulation, hindi na kayo nagiging loving, nabibreak nyo na yung spirit of the law. Ang sinusunod nyo na lang, the letter of the law. Kaya sabi niya, para walang lituhan, ang lagi mo na lang itanong, is it loving? Pastor, pwede po ba akong umaten ng lamay ng lola ko kasi may paddasal po sila? Eh, hindi ba? Iba naman yung religion natin. Hindi tayo nagdadasal para sa patay. Loving ba na hindi ka umaten? Apo ka? Hahanapin ka ng mga magulang mo, ng mga tiya mo, ng mga pinsan mo. Loving ba na hindi ka umaten? Eh, hindi po. Di umaten ka. Alam ka namang natanggal yung salvation mo dahil umaten ka niyan. Yung pong pinsan ko na lumaki kami, kababata ko pa nung araw, tapos ganyan ikakasal. Kaya lang po, iba yung religion nila. Kinukuha kong abay. Aabay po ba ako? Eh, iba na ang aking church ngayon. Loving ba na huwag kang sumipot sa kasal ng pinsan mo? Hindi po. Kasi magdaramdam siya. Kasi gusto niya, nandun ako. Eh, di umaten ka. Natanggal ba yung kaligtasan mo sa pagiging loving mo? Umaten ka doon. Yung iba kasi, sa pagiging technical ng religiosity nila, sa pagsunod nila sa mga letra ng mga bawal at hindi bawal, ang nagiging ending, hindi sila loving. Kaya nilinaw ni Jesus, the most important commandment is to love.
And if in the process of loving, you break the letter of the traditions and the laws, then do so, but be loving. Because it is the highest command of all. It is the most important command of all. The best, the highest, and the purest religion is love. Now, no matter how religious you are, how high your religious position or office is, if you are not loving, baliwala ang lahat. At si Pablo mismo, sabi niya sa 1 Corinthians 13:13, "For now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love." Greater than faith? Can you imagine that? Greater than hope? And Paul says, the greatest is love. Unahin nyo ang umibig. Huwag nyong unahin maging relihiyoso. Kung ang pagiging relihiyoso, ang ending, di kayo may begin. So learn and practice to love more. Mga kapatid, kahit gano'ng kahaba ng eternal life nyo, isa lang ang buhay nyo dito sa mundo. Isa lang. Minsan lang. Huwag niyong palampasin na hindi kayo nagmahal at hindi kayo minahal dahil hindi kayo kamahal-mahal. Tulungan niyo naman ang mga tao na mamahal kayo. Huwag niyong gawin ang sarili niyo na hateful. Gawin niyo ang sarili niyong attractive to the power of love. Pag-practice na magmahal. Kung pipili kayo at makakapili kayo ng magmahal at hindi magmahal, piliin nyo magmahal because God is love. Maraming pwedeng approaches. Use the loving approach. And also open up to being love. Payagan nyo ang mga taong mahalin kayo. Kung minsan sa sobrang dala sa buhay, ayaw nang maniwala sa pag-ibig. Ayaw magmukhang nauuto, nabobola. So ayaw na lang tumanggap ng kahit anong uri ng affection. But remember, allow people to love you. May magiging fake siguro. Huwag nyo nalang masyadong payagan kung di kayo sure. Pero hayaan nyo mag-express sa mga tao ng pag-ibig sa inyo, ng pagmamahal. Alam nyo, may mga tao alukin mo, gusto mong kumain, hindi, ayoko. Yung ayaw agad, refuse agad. Usually, pride lang yun eh. Ayaw magmukhang interesado o ayaw magmukhang patay gutom. O kaya, basta ayaw magkaroon ng utang na loob. Ayaw magmukhang may need for others. Kaya laging nagre-refuse. At yun ang sinasabi ko, open up yourself to love. Masusuri nyo naman kung ang nag-aalok sa inyo ay mahal palang sumingil later. Pwede nyong iwasan yun. Pero masusuri nyo rin yung talagang affection. Marami mga tatay, hindi nila inuopen yung sarili nila sa love and expressions of love ng kanilang sariling asawa o ng mga anak. Laging kala mo mga monumentong bato. Yung ayaw umiyak, ayaw mag-express ng love. Buti nga ngayon, may mga tatay nang nagsasabi ng I love you sa anak. One generation ago, mamatay na lang at magkamatayan. Fathers will never say that. Marami pa nga ngayon, husband, hindi masabi sa wife, I love you eh. Yung ang asawa naman, parang halamang tuyot na tuyot, gusto-gustong madilig ng I love you. Lambo ba ako, daddy? Daddy, lambo ba ako? Eh, di ba pinakasalan nga kita? Ay, thank you very much. Salamat naman, tatanawin kong utang na loob na pinakasalan mo ko, pero gano'ng makahirap sabihin sa akin, I love you. So, open up yourself to loving, to being loved, and to being more loving to others. Kasi lahat nakikinabang. Make sure lang na hindi naman fake. Maraming pagmamahal, pagmamahal lang manugang. Maraming biyanan, ayaw tumanggap ng pagmamahal lang manugang. Yung mailap, tanggi ng tanggi. Meron din naman gano'ng manugang. Bakit? Ang iksi-iksi ng buhay. Tanggapin natin ng lahat ng available na love na walang masamang kapalit. At ibigay din natin ng lahat ng available na love na wala naman masama na bayad kung ibigay natin sa kapwa. Hindi kahinaan na magpakita ng pusong may bigin. In fact, it is strength to show that you are loving. To say sorry when you feel sorry. Kumisan kasi may nasasabi tayong masakit. Agad-agad, alam mo, mali ka, right there and then, sabihin mo, sorry. I'm really sorry. With every second, every minute, every hour na hindi mo sinasabi yung sorry, mas humihirap sabihin.
lalo kung isang linggo na ang lumipas, isang buwan, nagkakatigasa na. Samantalang, sorry, said in the most correct time, will actually not permit more damage. Yung agad mag-sorry ka, kahit alam mong sorry ka, ba't di mo masabi? Bakit mahirap gumawa ng mabuti? Ba't ang dali-daling gumawa ng masama, manakit ng kapwa? Bakit? Doon natin makikita how much of God's love is at work in our hearts. Sundin ninyo ang sinasabi ng budhi. Kung ang sinasabi nito ay magpakumbaba, humingi ng tawad, tanggapin ang pagkakamali. Hindi yan weakness. Yan ay strength. Because only very strong people can say sorry. Weak people will pretend to be hard-hearted o kaya will make up another way but will never say sorry. But it really takes great courage and it takes great character to be able to do that. Open up to being loved and let people love each other. Huwag kayong mainis, maingit pag may nagmamahalan. Mabuti nga, there are two less lonely people in the world. Tapos mangungontra, bida ka pa pag may nagmamahalan. Alam nyo ba na may mga biyena na nabubuisit pag yung anak nila at yung manugang ay lovey-dovey? Bakit? Mabuti nga may nagmamahal sa anak nyo at may minamahal siya. Walang sa lugar yung mga magulang na nagsiselos pa. Of course, hindi romantic selos, pero parental selos. Pero wala yun sa lugar. Marami rin mga manugang nagsiselos sa biyanan. Inis na inis sa anak pag nagpupunta yung anak doon sa nanay niya. Magkaiba naman kayo ng sitwasyon ng biyanan mo, so hindi kayo dapat magselosan. Hindi kayo magkatalo. Magkaiba kayo. You are in the, another level. Kaya kailangan mag-mature tayo, payagan din natin ang mga tao magmahalan. Sabi nga nung isang tula, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. Yun ang pagmamahal. Mabuti nang malimutan mo ako habang malayo ka, kesa naman naaalala mo ako malungkot ka, limutin mo na ako na masaya ka. Love, ha? Pero iba, bakit ang saya-saya mo dyan? Nakita ko sa Facebook, ang laki-laki ng tawa mo. Anong gusto mo? Malungkot ako, ikaliligaya mong malungkot ako dahil wala ako sa feeling mo. What kind of love is that? Allow people to be happy. And allow yourself to be happy. Pero siyempre ha, may hangganan yung asawa mo at hindi mo asawa, magkaiba yun. Dapat hindi ka nang kumukuha ng ligaya sa hindi mo asawa. At huwag mo nang piliting paligayahin yung hindi mo naman asawa. Ang dami nang mapapaligaya, mga ulila dyan. Diba? Mga ibang mga kawawa. Pero ilagay sa lugar, mga kapatid. How much do you love your spouse? Ipagpalagay na 80 o 85%. Ganon din mo ba ina-express or less? Dapat pareho lang. Dapat nga mas mataas pa doon yung rating. Love. Be loved. At tulad ng sinabi ko mga kapatid kanina, help others love you. Bawasin niyo yung mga pangit na ugali. Gawin natin mas masaya tayong kasama, mas mabuting kasama, para madali tayong ibigin. Kasi pag hindi tayo naiibig ng iba, pati sila nagsasuffer, pati sila nalulugi. So, be lovable and love because God is love. Ama namin sa langit. Dapat alam na namin ang mga bagay na ito, pero masarap na ginugunita, inaalala, sinusuri ang mga sarili namin. Loving ba kami? Yung mga tao na right nila na tumanggap ng pag-ibig sa amin, tumatanggap pa sila o Diyos. At yung mga taong duty nila na mahalin kami, pinapanindigan ba nila yung duty na yun? Nagkakagulo-gulo ang mundo dahil kung saan-saan kaming mali tumatayo. Turuan mo kami, Lord, na maging maibigin, mahalin sa tamang paraan, ang mga tamang taong dapat mahalin sa paraan na yun, at huwag kami magmahal sa maling paraan. Huwag kaming padala sa mga romantic love na nakakasira ng pamilya ng may pamilya, na nangaagaw ng asawa ng may asawa. Turuan mo kami, Lord, to love with godly love. Yung pag-ibig na galing sa inyo, malinis, mabuti, mabait. At ganun din naman, turuan mo kami maging appreciative of other people's love and their expression of it. Huwag kami ma-conscious. Huwag kaming maging uncomfortable when people love us. Teach us, Father. Pagbulay-bulayan natin, sumandali ang kahulugan nito sa ating buhay. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Kailangan natin ng pagmamahal
at kailangan din natin magbigay nito. Lord, ngayon sa ilang saglit ng aming pananahimik, ipaalala niyo sa amin kung may pagkukulang kami sa mga taong dapat namin mahalin. Ipaalala niyo rin kung may pagkukulang kami in a way na hindi namin tinutulungan yung iba na maging kaibig-ibig kami. At ipaalala niyo rin, Panginoon, kung tumatanggi kami sa pag-ibig na dapat naman naming tanggapin. Let love rule our lives, and let our life and our faith be defined by love. Spend some time with our loving God.